gagawin kapag ikaw ay nakapulot ng malaking halaga ng pera. Hindi lang basta pera, kundi halagang pwedeng panimula na ng bagong buhay. Yan ang karanasan ng isang porter sa NAIA na si Mang Victor. Nakadampot siya ng 10,000 dolyar o higit half a million pesos sa airport. Pero imbis na masilaw, good deeds ang nangibabaw, kaya napasigaw talaga ang lahat. Uso pa ang Honest Pinoy! Sa hirap ng buhay ngayon, sabayan pa ng mahal na mga bilihin. Ano ang gagawin mo kung makakapulot ka ng pera na nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyong piso? Susuli ko po kasi po kailangan po namin sa trabaho namin na i-refund ang mga pera o anumang bagay, cellphone, alahas, kung ano po mapulot namin dito. Kailangan po namin isuli po sa IID. Susuli po. Kasi baka mamaya mas nangangailangan po yung may-ari po. At saka hindi po sa akin. Siyempre susuli. Kasi di natin alam kung sino yung may-ari. Di natin alam kung gano'n niya kakailangan yung pera na yun. Kawawa naman. Susuli ko, bibigay ko sa mga pulis o kaya kung saan pwede. Kasi unang-unang sa lahat, hindi sa iyo. Kailangan po susuli. Para sa 52-year-old na si Victor, numero unong prinsipyo niya, anumang bagay na hindi sa iyo, hindi dapat kunin o angkinin. At yan ay kanyang pinatunayan sa madlang people. Tatlong dekada nang nagtatrabaho bilang porter si Victor sa airport. Ang kanyang pwesto dito mismo sa may arrival area ng Ninoy Aquino International Airport, kung saan round the clock ang dating ng mga pasahero. Ang pangongolekta ng mga push carts na ginamit ng mga pasahero para paglagyan ng kanilang mga bagahe ay sa kanya nakatoka. Mahirap din ang trabaho namin kasi lalo ngayon, mainit. Tsaka maraming pasahero. Pero okay lang din kahit medyo mahirap, basta't may trabaho. Pag nagkulang yung postcard sa loob, sa akin tumatawag. Kaya kailangan double time kami sa pagliligpit at pag-aakit, pagbabalik ng postcard sa loob ng staging area. Pero ang simple at tahimik na porter na si Victor, sa isang iglap naging instant celebrity dahil sa ipinamalas niyang katapatan at kabayanihan. Isinoli lang naman kasi niya ang isang bundle ng pera na nagkakahalaga ng tumataginting na 10,000 US dollars o mahigit kalahating milyong piso. Nang puntahan ng Rated Corina sa kanyang trabaho si Victor, personal niyang itinuro kung saan niya mismo napulot ang bundle ng pera nito lamang April 13. Kailangan ko ng witness. Kailangan kasi yan dapat ipapapids. Kwento niya, hindi daw ito ang unang beses na may napulot siyang mga gamit at pera na naiiwan ng mga pasahero sa airport. Naka-duty po ako. Nandito ako sa area ko. Nagpapile ng mga postcard. Nagsisegregate. Tapos napansin ko mayroong papel na naka sa ilalim, sa ibaba ng simento. Kaya pinuntahan ko, pero hindi ko alam na pera pala yun. Sa kuha naman ng CCTV na ibinahagi sa aming programa ng pamunuan ng Manila International Airport Authority nung araw na iyon, makikita si Victor na nagtutulak ng mga pushcart. Sa kanyang likuran ang isang lalaking pasahero na napag-alamang isa palang Korean national. Napatigil sandali sa isang gilid ang turista na tila may hinahanap at kinakalkal pa ang kanyang bag. Sa puntong ito, mapapansin ang animoy puting papel na bumagsak sa sahig na hindi naman napansin ng turista. Ito na pala ang nakabundle na pera na nasa $10,000 ang halaga. Muling nagpatuloy sa paglalakad ng turista at nadaanan pa nga niya si Victor na may hinahatak na pushcart. Habang umaatras naman si Victor, hatak-hatak ang mga pushcart, dito niya napansin ang pera sa sahig. Agad niya itong nilapitan at dinampot. Pagdampot ko, nag-antay ako ng pasahero na Koreano na biglang dumaan. Saka ako nagpa-selfie para mayroon akong witness.
Pero tulad ng mga eksena sa mga napapanood nating teleserye, makikitang muling bumalik ang lalaking turista at naglakad papunta sa direksyon ni Victor kung saan siya pansamantalang tumigil. Pero imbis na huminto ay nagdire-diretso lang ang paglalakad nito. Si Victor naman naglakad sa kabilang direksyon para i-surrender ang mga napulot na pera sa Lost and Found Department. Kailangan natin isulit. Pera lang naman yan kasi kikitain pa naman namin yan. Kikitain ko naman sa sahod. Eh, mahirap masira. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. Bilang isang porter, nasa minimum wage ang kinikita ni Victor kada araw. Swerte na daw kung may tip na ibinibigay sa kanila ang mga turistang kanilang pinagsisilbihan. Inamin sa amin ni Victor na kailangan niya ng pera para sana pambayad sa housing loan na kanyang kinuha. Pero hindi daw ito dahilan para masilaw siya at hindi na isole ang perang hindi naman kanya. At napulot lang dahil naniniwala siya na mali ang kumuha ng bagay na hindi mo pagmamayari. Mas maganda yung malinis ng konsisya. Trabaho lang tayong maayos dito. Kaya natin sa pamilya natin na malinis at saka pinapagura natin. Ayon sa Manila International Airport Authority, obligado ang lahat na nagtatrabaho sa kanila, maparegular na empleyado man o service provider, na sumunod sa mandato ng opisina. At isa na dito ay ang pagiging tapat sa serbisyo. Unang-una, nagpapasalamat kami sa kanilang katapatan, no? Yung kanilang integridad sa kanilang pagtatrabaho. Kahit na hindi sila talaga under the employ of the Manila International Airport Authority, alam naman natin, no, na lahat na nagpo-provide ng serbisyo dito ay nagiging kasama na sa imahe ng airport at syempre sa ating bansa, no? Lalong-lalo na sa kasong to, itong ating mga foreign national na nawalan ng kanilang pera, no? So, sa tingin ko, sa kanilang ginawa, napaganda nila ang imahe ng ating airport at kasama na rin ang ating bansa. Ang isang bundle ng pera na napulot ni Victor agad ding isinole sa Korean National nung araw ding yun. Ayon sa inventory ng paliparan, nasa 100 pirasong $100 na katumbas ng mahigit 500,000 pesos. Kwento ni Victor, bukod sa pasasalamat, binigyan siya ng Korean National ng $100 bilang reward sa kanyang katapatan. Binigyan ako $100. Bimili ko ng pansit Malabon saka pansit na pinakain ko sa mga kasama ko. Lahat para makakain sila. Proud na proud po ako sa kanya kasi po kabatch ko po nga siya. Talagang batch namin, ilan na lang po kami natin tari dito kaya sobrang proud po sa kanya. Nakaka-proud po kasi siya po yung porter na leader po namin na nakaka-proud dahil po sa kahit sa dami nga pa rin problema po sa buhay dahil nagpapatayo po siya ng bahay. Hindi nga po iniisip na ukuhanin o itabi. Kaya dinirejo nga po agad sa Lost and Found po para malaman agad sino po may-ari nun. Maliban kay Victor, nagpakita din ang katapatan ng kapwa porter ni Victor na si Erwin Romel Diana na nakapulot naman ng bag nito lang ding Abril na may lamang mga dolyar na aabot naman sa 400,000 pesos ang halaga. Lodi din sa katapatan ng isang security guard ng NAIA na si Albert Bautista nang isauli niya ang napulot na bag na naglalaman ng laptop at gintong kwintas.
syempre, no, yung ating pananagutan, no, meron tayong aspeto na legal, meron din tayong aspetong moral na pananagutan, no. So sa aspetong moral, alam naman natin yung hindi atin, no, wag po nating angkinin, no. Nakasaklaw dito na kung hindi mo ito pag-aari, dapat hindi mo ito itago para sa sarili mo, no. Sa usaping batas naman, no, syempre, no, kahit pasabihin nating finders keepers, yung ownership pa rin yan, no. So the moment that you take something na hindi sa'yo, may aspeto na rin itong pagnanakaw, no. So yung napulot nila, although hindi naman nila, wala silang intensyon na kriminal, no, wala silang hangarin, no, sa aking palagay ang polisiya ay mahalaga pa din dahil ayaw na nating dumagdag sa masamang experience nung nawalan ng pera, no. So nawalan na nga siya, tapos kapag may nakapulot pa nung kanyang kagamitan ay pwede pang itago, at sa tingin namin hindi ito tama. Ngayong buwan ng Mayo, nakatakdang parangalan sina Albert at Victor ng Manila International Airport Authority bilang pagkilala sa kanilang katapatan. Ayon sa psychologist na si Dr. Camille Garcia, ang katapatan na ipinamalas ni Victor at Albert ay tunay na kahanga-hanga. Pero kung real talk ang usapan, hindi lahat ng tao ay tapat at bayani. Nakadepende pa rin daw sa pagkatao at personalidad ng isang tao kung isa sa uli o hindi ang pera o gamit na napupulot. Pagiging honest, it's a behavior and an attitude. Kung ang isang tao naturuan na maging honest at saka yung sabihin natin talagang bombarded with good moral values ng magulang, pwedeng kahit na sabihin mo na may mangyari na natetempt siya, pumapasok sa isipan niya kung ano yung mabuti sa hindi. Una, pwedeng gipit na gipit. Pangalawa, kaya natetempt dahil kasi masyadong pressured na kailangan talaga ng ganito, pero hindi naman pala hindi niya alam kung mangungutang na lang siya or mas maigi na may nakuha siyang bagay na ganito. Hindi naman alam kung talagang merong may-ari nito or wala. So umaabot talaga sa puntong ganon. But remember, behavior ito eh. So pag ang isang tao good-natured, mapapakita yon sa kanyang behavior. Para kay Victor, huwag nang magpapadala sa tukso. Tandaan na sa huli, mas matimbang pa rin daw ang kagandahang asal at integridad ng pagkatao kaysa anumang yaman sa mundo. Kung sakaling makakapulot nga daw siya ulit ng pera, isusoli pa rin niya ng walang pagdadalawang isip. Sa kasabihan, honesty is still the best policy. Mahalaga talaga ang katapatan, lalo na sa panahon ngayon na panay ang gulangan. Pinatutunayan lang ng mga honest Pinoys na posible pa rin ang magpakabuting tao at magsabi ng totoo kahit sa buhay na moderno't magulo. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako soap.